Today, dito sa video na to, gagawa tayo ulit ng isang malupit na ultimate budget streaming setup under 3,500 pesos. Yes, tama yung narinig mo, 3,500 pesos lang. Pero magmumukhang expensive ang iyong live streaming setup at hindi mahalata ng audience mo o ng mga viewers mo na budget streaming setup ka lang. Bagay na bagay itong tutorial na to sa mga gusto mag-live stream ng Mobile Legends, Call of Duty, any mobile games. Basta kaya ng smartphone na meron ka. So alam ko, excited ka na? So tara! Naghanap ka ba ng best streaming software, yung user-friendly, yung hindi ka mahihirapan gamitin? Marami pa mga filters, marami pa mga widgets at kung ano-ano pa. Dahil this video ay sponsor ni Prism Live Studio. Ang Prism Live Studio ay sobrang lakas na streaming software, lalong-lalo na again para sa mga streamers. Kaya neto ang multi-platform streaming para sa YouTube, Facebook or any platform ng sabay-sabay. At sobrang dami niya mga source and effects para mas lalo maka-engage sa ating mga viewers at meron siyang minimal CPU usage kahit po sobrang tagal mo mag-live stream. So sabihin natin guys, stable streaming software talaga itong Prism Live Studio. At sobrang dami pa ang mga effects, lalong-lalo na sa mga webcam like the beauty effects at mga widgets. Kaya kung gusto mong subukan, nandyan lang po yung link sa description box mga kapatid para may download mo na. At dito sa video na to, yan ang ating gagamitin na streaming software. Dahil guys, yan talaga ang isa sa pinaka-the best na streaming software para kay Boss Lucio. So balik na tayo dito sa ating topic, the budget streaming setup under 3,500 pesos pero hindi mukhang budget. Yes guys, promise ko sa inyo hindi magmumukhang budget ang inyong live streaming setup dito. So umpisahan natin syempre dito sa webcam. So itong webcam na to guys, pwede ninyo mabili sa Banggood under 600 pesos lang. Yes guys, 600 pesos lang tong Eli Giant Full HD 1080p. Mapatid natin na may 30fps. Guys, para sa budget na webcam na to, wala akong masabi. Guys, 'di ba? Pag-usapang budget mga kapatid natin, para sa akin guys, solid na to. Kung napanood niyo ni review ko dito sa webcam na to, guys, check this. Ayun mga kapatid, panoorin niyo po, sobrang solid ng webcam na to. Speechless ako dito para sa presyo niya. So itong webcam na to, guys, meron siyang extra long cable dito para sa mga mahilig sa cable management. Good na good dito. At mga kapatid, meron siyang 360 rotation dito para sa any angle na gusto mo sa positioning ng yung webcam po, pwede po. At meron pa siyang privacy shutter para kung hindi mo siya ginagamit guys, pwede mong isara. Para sa akin, sobrang helpful nun. Para naman sa audio na gagamitin natin, this is the Fifine K669B. Okay guys, this is one of the best USB condenser microphone guys na pasok sa iyong bulsa. Nagkakalaga lang ito guys ng 1,500 pesos sa Lazada or sa Shopee na nasa description box na rin yung link. So once nabili nyo ito guys, meron na siyang mini tripod na kasama, pero kung mabibiting kayo dito, magdadagdag tayo ng expenses or pwede kayong bumili ng mga boom arm or mga mic stand guys sa Lazada or sa Shopee guys na nakakalaga ng 300 to 500 pesos. Pero oh guys, pwede na ako dito sa mini tripod na to dahil this mic is a condenser microphone at ang kanyang polar pattern is omnidirectional. So means mapatid, kailangan ako magsalita direct sa kanya. So mapatid natin po, pwede na yan dito sa aking harapan. At like what I said mapatid natin, this Fifine KC69B guys is one of the best USB condenser guys na pasok talaga sa budget ninyo. Mamaya maririnig nyo po ang mic audio test nito. At guys, sobrang quality ng build nito kasi full metal to guys, hindi to plastic. Meron din siyang mahabang cable guys, okay, and then napaka-simple lang niyang i-setup. That's it guys, okay, naka-setup na siya. At meron siyang knob dito sa harapan para sa yung volume. So para sa akin guys, worth it na to. Siyempre, ang next natin, the LED panel or yung ating lightning para sa ating camera. Okay, guys, this is my one of the recommended lightning talaga, guys. Lalo na sa mga tight yung budget, yung hindi kayang bumili ng mga Elgato Keylight Air or any ring light na sobrang mamahal. Try nyo po itong nabili ko sa Shopee. Sobrang, ay, wala akong masabi dito. Okay, this LED panel, meron siyang 3 colors na white, the warm, cool, and then white. At meron siyang different color temperature na pwede mong i-adjust from 44,000 Kelvin or Kelvin, I don't know, hanggang 64,000 guys. So sobrang aking temperature nun, pwede mong bago-baguin depende sa ambient na meron ka. And lagi ko rin sinasabi sa inyo mga kapatid natin, kahit po gumamit kayo ng mga mahaling camera kagaya ng gamit ko guys, that's the decent camera, the Sony A6400, kung wala akong mga lightning dito guys, hindi po ganyang kaganda yung quality ng video na napapanood nyo. So nakakalagay ito guys sa Shopee or Lazada guys ng around 1,000 pesos. Pero kung bibili nyo po kasama yung kanyang stand,
Guys, aabot kayo ng 1,250 pesos. Pero ako guys, meron na kasi akong stand, kaya 1,000 pesos na lang. At meron na rin siyang remote. And syempre, yung last na kailangan natin, yung ating smartphone guys, na merong Mobile Legends or Call of Duty. Basta kahit anong game na gusto mo, basta kaya ng smartphone mo. Guys, that's it. At yung mirroring app na gagamitin natin guys, it's naka-built-in, mamaya papakita ko sa inyo. So nakakalagay itong streaming setup gears natin ng around 3,200 pesos lang. O sabihin na natin 3,500 lang guys, di ba? Sobrang sulit. Kaya guys, alam ko excited na kayo yung setup to. So tara, punta tayo sa ating PC. So once na na-plug na ninyo ang inyong microphone and webcam sa inyong mga system unit, syempre mga patid, pwesto nyo po yung lightning ninyo kung saan nyo po gusto. Basta mga patid natin, prepared ko po is maiilawan ng maayos ang inyong mga mukha. Okay guys, hindi po dark yung kabilang side. Basta mas maganda guys, it's a light middle guys. That's it, the proper lightning mga patid, okay na yun. Kung isa lang ang ilaw na meron ka. Syempre kailangan nyo na po ditong install yung streaming software na gagamitin natin, the Prisim Live Studio. Once na na-install nyo na siya guys, ito po yung UI or the interface ng Prisim Live Studio. And then guys, dito sa ibabaw, makikita mo dito yung mga iba't ibang platform. So pwede ka pong maglagay dyan ng iyong mga account para diretso go live na lang. First natin ayusin dito syempre yung ating mga webcam. So dito sa webcam guys, under source, lagay tayo dito. Click lang yung add source, makita po yung webcam video capture device. So click that, click OK, and lagay natin dito webcam. So ngayon mga patid, lalabas po dito sa HD cam, and that's it. Look at the quality ng webcam na to mga patid natin. Hindi ko talaga to ma-underrated na budget lang siya. Sobrang, ay wala akong masabi, sobrang sulit talaga yung presyo na ito guys. So mga patid natin, puntahan natin dito yung kanyang properties. So from the properties mga patid, change natin yung kanyang resolution from the custom, and make sure na naka 1080p ito guys, at yung FPS na ito is naka highest FPS, and click OK para ma-maximize natin yung camera. So pwede nyo i-resize yan guys, okay, it's up to you, and then pwede nyo ilagay yan somewhere kung saan nyo gusto ilagay. And kung mga meron kayong mga webcam overlay or streaming layout dyan mga patid, po pwede nyo rin pong gamitin dito. Ako guys, meron ako mga streaming layout, the animated webcam overlay na binigay sa atin ng Onda.tv. So sa mga gusto rin ng mga animated webcam overlay or mga high quality overlay, check nyo po yung Onda.tv, www.onda.gg/boss_lucio. At mga patid natin, meron akong 50% off dyan guys. Automatic less yan once na gamitin nyo po yung code na Lucio. So from your source mga patid, add tayo dito guys. Lagay natin dito guys is video, kasi this is animated. Click OK. So lagay natin dito webcam overlay. So guys, after that, click the loop, kasi guys mga patid natin is animated. And then click browse. So hanapin nyo lang yung folder ninyo guys, kung saan nyo po nilagay yung inyong mga downloaded on that TV. Or if you have any overlay guys, use that. So guys, gamitin natin itong webcam overlay dito. Click OK. And that's it. So pwede nyo pong i-resize yan. Pwede natin isakto dito sa ating webcam. So once na okay na po yan mga patid natin, napakadali lang po ayusin yan. So guys, click nyo lang po yung webcam sa source, and then hold control, and then click the webcam overlay. So guys, right click, and then guys, click the group selected items, and lagay natin dito camera, para mga patid natin naka-folder na po sila. So once you hide the folder, automatic hide the overlay and the webcam. And pwede nyo rin pong kontrolin yung folder na lang po. So guys, once na-controlin nyo po yung folder or resize nyo po yung folder, automatic na pong magkasama lahat ng files or the source na meron doon sa folder na yon. So guys, ayan, kasama na dito yung webcam overlay natin, and that's it. So next naman natin guys, syempre ayusin naman natin or ilalagay naman natin yung ating mga audio. So bago tayo pumunta sa streaming software, punta muna kayo sa inyong mga desktop. So under the taskbar, logo ng speaker, right click, and then click the sound, and punta tayo dito sa recording. So guys, dito sa window na to, makikita nyo po dito yung mga microphone na meron kayo. So guys, ang gamit kong microphone mga patid, this is the Fine. So the USB PNP, right click, properties, and go to levels. So change the microphone mga patid natin, level hanggang 85 lang. So okay guys, recommended ko 85 or 90, wag pong 100%. So go to advanced, check nyo po mga patid kung meron kayong option, pero the 4800Hz guys, it's good na. Click apply and then okay. Okay, and balik tayo sa ating streaming software. So punta tayo dito sa settings. So sa settings mga patid, punta tayo under the audio. So dito sa microphone mga patid, i-choose po natin dito yung ating microphone. Okay, the PNP audio, and then click apply.
subscribe, then click okay. So sa mga magtatanong, Boss Lucio, ba't hindi mo tinuro dito sa video na to yung best settings ng Prism Live Studio? Actually mga patid, again like what I said, meron na po akong vlog about dito sa Prism Live Studio or yung in-depth tutorial natin dito guys. Check that mga patid. Ayun oh. Nandyan po yung best settings ng Prism Live Studio para sa Facebook gaming live stream. So next naman natin, maglalagay tayo dito ng mga widgets guys or yung mga labels or yung mga new like, new share guys. It's up to you kung anong gusto nyong ilagay. So ang gagamitin natin dito guys, it's stream elements. Okay mga patid? So punta lang sa inyong mga stream elements, ilagay nyo lang dito ang inyong mga Facebook account mga patid na admin ng inyong page. Once na nasa stream elements na kayo guys, punta lang kayo dito sa streaming tools and then check yung overlay mga patid or the overlays gallery. So meron na po ako mga patid. So ikiklik ko lang po dito guys yung event list. So mga patid, ito guys, halimbawa naayos nyo na po yung event list nyo dito. So mga patid natin, click copy the URL and go to Prism Live Studio. So from here, right click, add. Lagay tayo dito ng web and then guys, click the web. Lagay natin dito event list. Alerts. Paste here and then change the resolution 1920 by 1080 and click OK. So antayin nyo lang mga patid natin, maglo-load lang po yan and lalabas na po dyan yung list ninyo. So guys, eto na po siya. So, pwede nyo pong i-resize dito mga patid. It's up to you kung sa inyo gusto ilagay. Ako guys, dito ko gusto ilagay. And mga patid, balik tayo sa ating stream elements. So sa stream elements naman, gusto ko guys yung latest follower mga patid. Meron din ako. So guys, click nyo lang po ulit yung copy overlay. So balik sa Prism Live Studio. So right click again, add, lagay tayo ng web, click OK. Lagay naman natin dito guys, it's latest follower. So click OK. So guys, again, paste here the link and click OK. So wait until again, mga patid, lalabas na po yan at ipasok po natin dito sa ating webcam. So sa mga magtatanong, Boss Lucio, ba't di mo tinuro kung paano gumawa ng mga alerts? Basta kinapin na lang yung link. So guys, meron akong vlog niyan, don't worry. Check nyo na lang guys, lalabas ulit dyan sa ibabaw. Or guys, ito yung thumbnail niya guys, a custom CSS guys na alerts para sa inyong mga live streaming. So mga patid natin, that's why lagi kong hinihiling sa inyo na mag-like and follow and mag-subscribe kayo dito sa ating channel para maging updated kayo sa lahat ng ating video, di ba? So ngayon mga patid natin, kukunin na natin yung ating mga smartphone guys at yung ating lalaruin para lumabas na dito sa ating Prism Live Studio. So first mga patid, go to your App Store or Google Play Store, download the Prism Live Studio on your phone. So pag meron na po kayong Prism Live Studio sa inyong mga smartphone guys, click the connect lang guys and makikita nyo guys na naghahanap siya ng QR code. So balik tayo dito sa ating PC. So from the PC mga patid, punta sa source, right click here, add. So mga patid natin, puntahan natin itong Prism Mobile. Lagay natin dito Mobile Legends and click OK. So guys mga patid, connect the via Wi-Fi. Make sure na same ang inyong mga internet connection mga patid, okay? Yung inyong smartphone at ang inyong PC. So scan the QR code. Once na na-scan nyo na yan guys, mamimili kayo guys dito kung a camera or screen. So pipili natin screen kasi guys magmo-Mobile Legends nga tayo. Click and then connect. So kita nyo mga patid natin na connected na po dito ang ating smartphone dito sa ating PC nang ganun lang kadali. So guys, open natin dito yung Mobile Legends. So click OK. So ngayon mga patid natin, kailangan natin tong ayusin. Hold Alt lang guys para sa crop, para tanggalin natin yung black part na itong Mobile Legends natin dito. So guys, iayusin lang natin siya dito sa ating Prism Live Studio. Ilagay natin si Mobile Legends sa ilalim. Hold nyo lang po siya and then i-drag nyo lang po pababa. So ngayon mga patid natin, pwede nyo po ditong i-align ulit ang inyong mga webcam. It's up to you guys kung paano nyo po ayusin. Ako guys, ganyan. Okay, pag okay na guys, and then makikita nyo po sa bottom part, eh meron tayo ditong blanco. Okay guys, okay ang pangiting na may black part. So syempre mga patid, may binili tayo sa Onda TV. So pwede tayo maglagay dyan ng any background. Okay, add source, lagay tayo ulit ng video. Click OK, background, check the loop, browse. So guys, ako ito yung nilagay ko. Pero guys, ang kailangan lang naman natin is yung background. So guys, ito na yung napili ko, lalagay sa baba para mapunta siya dun sa pinakailalim. So yan mga patid natin, buo na dito yung ating streaming setup. At guys, ito po yung sample na live streaming nito. At like what I said, pinangako ko sa inyo, paparinig ko po yung audio or yung mic quality test netong Fifine K669B. Panoorin nyo. So ngayon mga patid, yung narinig yung audio is nanggagaling na dito sa Fifine K669B. At mga patid natin, ito na po yung ating gameplay dito. Okay mga patid, so far guys, it's okay naman. Medyo lag lang tayo ng a little bit mga patid dahil natlolo ko yung aking internet speed. Okay guys, sorry for the demo. Pero mga patid natin guys, it's okay na okay talaga to.
pag okay ang inyong mga internet speed. So sobrang clear ng ating webcam dito, hindi talaga siya mukhang budget webcam, sobrang solid. So okay na okay. So yan ang ating ultimate budget streaming setup. So guys, ano, masasabi mo sa ating budget webcam at sa budget microphone natin? Kamusta? So pwede nyo i-comment dyan sa baba, mga kapatid natin. And again, the Prism Live Studio again, sobrang ganda talaga ng streaming software na yan. So I hope, mga kapatid, nakatulong na naman ako sa mga aspiring streamer, lalo na sa mga gusto pala mag-umpisa pero hindi alam or tight yung budget. So guys, sa mga kapatid natin, sana nakatulong tong video na to. And syempre, lagi ko tong sinasabi, kung gusto nyo pa po makakita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung little bell para lagi kayong updated dito sa ating channel. At syempre mga kapatid, again, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Ducho, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!